Before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya ng kaligtasan. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Noong kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula po sa walang hanggang pagkawasa. Today in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po sa araw ng Panginoon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang makinig ng iyong salita at purihin ang iyong pangalan. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and through the fellowship. Sa tuwing kami po ay nagkatipon-tipon, nawa po magkaroon kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng fellowship at ng salita ng Diyos. We know there is a really important purpose why God saved us first among the people. Alam po namin na mayroon pong mahalagang dahilan kung bakit po kami yung unang iniligtas ng Diyos kaysa sa ibang mga tao. Let us do not forget what is the real purpose of our life as a born-again Christian. Nawa po huwag naming malimutan ang tunay na layunin ng aming buhay bilang mga tunay na born-again Christian sa mundong ito. Especially, let us do our best to achieve the will of God through our Christian life. Lalo na po ay makamit po namin yung kalooban po ng Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. Especially from this Tuesday, January 24, we are going to start our first Grand Bible Seminar in this year. Lalo na po sa Martes, simula po January 24, ay gagawin po namin ang amin pong unang Grand Bible Seminar sa taon ng 2023. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Gawin po namin yung lahat ng aming makakaya upang aming ma-evangelize yung amin pong mga kapitbahay, kaibigan, kapamilya. So that they will have a chance to listen to God's Word and also they realize what is the real truth through the Bible Seminar. Nang sa gayon, sila po ay magkaroon ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos at maunawaan po nila yung katotohanan sa pamamagitan po ng Bible Seminar. Let us have one mind and let us cooperate one another in order to achieve the will of God through our church. Nawa po kaming lahat ay magkaisa at magkaroon kami ng isang isip nang sa gayon, sa pamamagitan ng aming iglesia ay makamit po namin ang kalooban ng Diyos. And also we are praying for the leader's retreat in the retreat center from today until tomorrow. At dalangin po namin yung magsisimula po ngayong araw hanggang bukas yung leader's retreat na maggagawin po doon sa retreat center. Please give the more wisdom and strength to all the leaders so that they will be used as an instrument of gospel continuously. Pakiusap, bigyan mo po ng karunungan at ng kalakasan ni lahat po ng mga leaders nang sa gayon ay patuloy po silang magamit ng Diyos bilang instrumento ng Ebanghelyo. There are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Meron pong mga ibang brothers at sisters yung hindi po nakadalo sa Lord's Day sermon na ito ngayon. Whatever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa po ay may pagpatuloy po nila yung kanila pong sinserong buhay Kristiyano hanggang sa pangalawang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. If there are any brothers and sisters who are having some sickness or some difficulties in their Christian life, please let them rely on the Lord and please overcome all the difficulties with the faith. Kung meron man po sa mga brothers and sisters yung meron pong kahirapan at yung meron pong sakit, pakiusap, tulungan mo po sila at bigyan mo po sila ng kalakasan nang sa gayon ay madaig po nila ito sa pamamagitan po ng pananampalataya. From the beginning of this Lord's Day sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa ng Lord's Day sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, let's open our Bible. Mark chapter 2. Buksan po natin ang ating Biblia sa Marcos chapter 2. Mark chapter 2 from verse 1 to verse 5. Marcos chapter 2, simula po verse 1 hanggang verse 5. Okay, babasahin ko po.
Nang siya'y magbalik sa Kapernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya wala ng lugar kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita, may mga taong dumating na may dala sa kanya ng isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila sa ang higaan na kinahihigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Okay, today we are going to think about this Mark chapter 2 from verse 1 to verse 5, and we will get us some important lessons. Kaya ngayon po ipag-aaralan po natin yung mga talata na ito mula po sa Marcos chapter 2, simula po verse 1 hanggang 5, at titignan po natin yung mga mahalagang aral. When Jesus was in the one house of the Capernaum, many people gathered there. Noong si Jesus, siya ay nasa isang bahay doon sa Kapernaum, maraming mga tao yung nagtipon doon. And the four men, they are trying to move the bed of the paralyzed person. At yung apat na tao, nais po nila na dalhin, buhatin yung higaan ng isang lalaking lumpo. Because they believe that if they bring this the paralyzed person in front of the Jesus is able to get well. Paralyzed person. Dahil naniniwala po sila na sa oras na madala nila yung lumpo na ito sa harapan ni Jesus, ay gagaling sa kanyang sakit itong lumpo na ito. But it was not easy to bring this paralyzed person into the house. Ngunit hindi po madaling dalhin sa bahay na iyon yung lalaking lumpo sa harap ni Jesus. Because the house was really crowded. Dahil po yung bahay ay talagang punong-puno. In this situation, these four men, they did not give up to bring this paralyzed person in front of Jesus. Sa sitwasyon po na ito, itong apat na lalaki, hindi po sila pinanghinaan ng loob upang hindi dalhin sa harap ni Jesus yung lumpo. They brought this paralyzed person into the top of the house and then uncovered the roof and then made a hole and then they let the bed of the paralyzed person down in front of Jesus. Umakyat po sila doon sa bubungan, binutas yung bubungan mala sa may kinaroroonan ni Jesus kung saan siya naroon, at pagkatapos ay ibinaba nila yung lumpo sa kinaroroonan ni Jesus. So through this story, we are going to think about what kind of faith we also need in order to overcome all the difficulties. Kaya sa bagay po na ito, kailangan ay pag-isipan din naman po natin na anong klaseng pananampalataya yung dapat mayroon tayo upang madaig natin yung mga bagay na may hirap. We are going to think about three kind of the faith according to this passage. Ayon po sa talata na ito, ay pag-aaralan po natin yung tatlong magkakaibang mga pananampalataya. And number one, the faith to overcome various and difficulties. Pinakauna ang pananampalataya na makakadaig ng mga kahirapan at mga suliranin. And number two, the faith not to give up until the end. At pangalawa, yung pananampalataya na huwag sumuko hanggang sa huli. And number three, the faith, the what the Lord wants from us. At pangatlo, pananampalataya na kung anong bagay yung nais ng Diyos na hingin sa atin. Okay, let's look at Mark chapter 2 from verse 1. Balikan po natin sa Marcos chapter 2 simula po sa verse 1. And again, he entered the Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Immediately many gathered together so that there was no longer room to receive them, not even near the door, and he preached the word to them. Verse 3, then they came to him, the bringer of paralytic, who was carried by four men. Kaya sabi po simula sa verse 1 hanggang 3, nang siya'y magbalik sa Kapernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay, maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan, at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita, may mga taong dumating na may dala sa kanya ng isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Okay, verse 4, and when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. At sa verse 4, nang siya hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaan na kinahihigaan ng lumpo. Okay, through this story, we need to learn their faith
which they can overcome the barriers or difficulties. Kaya sa pamamagitan po ng talata na ito, kailangan ay matutunan po natin yung kanilang pananampalataya na makakadaig ng mga suliranin at paghihirap. These four men, they had a faith. That's why they believed if they bring this paralytic person in front of Jesus make him the get well. Yung apat na tao po na ito, meron silang pananampalataya na kapag nadala nila yung lumpo na ito sa harap ni Jesus, yung lumpo siya ay gagaling sa kanyang sakit. But it was not easy to bring his bed in front of Jesus because the house was really crowded. Ngunit hindi po madali nadalhin sa harap ni Jesus yung lumpo dahil yung bahay ay talagang puno ng tao. But important things, these four men, they had a true faith. That's why they did not give up in the situation. Ngunit yung mahalagang bagay po ay yung apat na lalaki na ito, meron po silang pananampalataya, kaya naman kahit sa gitna ng mahirap na sitwasyon ay hindi sila sumuko. In our Christian life, it is also same. Whenever we face some difficulties or hardships, some people, they will easily give up. Ganun din naman po sa panahon natin ngayon, kapag yung ibang mga tao, nakakaranas sila ng mga kahirapan, sila ay madaling sumusuko. But as you know well, if you give up something, you cannot also accomplish anything. Ngunit gaya po ng inyong alam, kapag madali kang sumuko sa isang bagay, wala ka ding makukuhang anuman. Yeah. Those who have a true faith, although they face some difficulties or hardships, they will overcome it. Yung mga tao na mayroong tunay na pananampalataya, kahit na dumanas sila o humarap sila sa mga mahihirap at sa mga hadlang na bagay, ito ay kanilang dadaigin. According to the Numbers chapter 13, there is the story. 12 spies, they spied the land of Canaan for 40 days. Kung titignan po natin sa Bilang chapter 13 na kung saan meron pong 12 espiya at pumunta sila doon sa Canaan upang sila ay mag-espiya sa loob ng 40 days. Yes, before the Israelites, they entered the land of Canaan, first they spied out the condition of the land of Canaan. Opo, bago pumasok sa lupain ng Kanaan, yung mga Israelita, nagpadala po muna sila ng mga espiya upang tiktikan yung lupain na iyon. 12 the representative from the 12 tribes, the 12 person, they spied out the land of Canaan for 40 days. 12 espiya at isang tao ang mga kinatawan mula sa iba't ibang mga lipi ni Israel. At pagkatapos sila ay pumunta doon sa loob ng 40 araw. After they came back to the Moses and then reported. At pagkatapos sila ay muling bumalik kay Moises at sila ay nag-ulat. But the report was completely different. Ngunit yung kanila pong ulat ay talagang iba. As you know well, the Joshua and Caleb, they had a true faith. That's why they believed the promise of God. Kagaya po ng inyong alam, si Josue at si Caleb, meron po silang tunay na pananampalataya at sila po ay merong pagtitiwala sa Diyos. They believed God gave them the land of Canaan. That's why they were able to go up the land of Canaan and then conquer it. Naniniwala sila na ibinigay ng Diyos sa kanila yung lupain ng Canaan, kaya naman kapag umakyat sila doon sa lupain ng Canaan at kanilang sinakop, magagawa nila iyon. That's why they said, "Let us go up at once and take possession, for we are able to overcome it." Kaya sabi po nila, akitin natin, kubkubin natin, sapagkat ito'y ating makakaya. But what about the 10 other spies? Ngunit paano naman yung iba pang mga 10 na espiya? Although they looked at the same situation in the land of Canaan, their report was quietly different from Joshua and Caleb. Kahit na iisang bagay lamang yung mga napagmasdan at nakita nila doon sa lupain ng Canaan, ngunit iba po yung kanilang inuulat. These 10 spies, they didn't have a faith at all. Itong 10 espiya na ito, talagang wala silang pananampalataya. That's why they reported the negative report. Kaya nga po ang ginawa po nila, sila ay nag-ulat ng negatibo. They said, "We are not able to go up against the people, for they are stronger than we." Sabi po nila, hindi natin magagawang umakyat laban sa mga tao na naroon sapagkat sila ay malalakas. We were like a grasshopper in our own sight. Sa kanilang harapan, tayo ay kagaya lamang ng mga tipaklong. That's why the Israelites, when they heard the report, they were discouraged and frustrated. Kaya naman po, nang narinig ng mga Israelita yung ulat na ito, sila po ay pinanghinaan ng loob at sila ay nawalan ng lakas at dahil dito. Yeah. It is also same in our Christian life. Although we look at the same things, some people, those who have a true faith, they have a confidence. I can overcome these difficulties
By faith, because our Lord will help us. Kaya ganun din naman po sa atin, kahit na iisang bagay lamang yung atin pong tinitignan, ngunit yung mga tao na mayroong tunay na pananampalataya, meron silang kumpiyansa na magagawa nilang daigin yung ganito mga bagay sapagkat may pananampalataya silang tutulungan sila ng Diyos. But some other brothers and sisters, when they face some trials or difficulties in their Christian life, they will easily give up. Ngunit yung ibang mga brothers and sisters, madali silang sumusuko sa kanilang pananampalataya kapag sila ay umarap sa kahirapan. So we need to think about what is the true faith, what is the real faith. Kaya pag-isipan po natin ng maigi, ano ba ang pananampalataya, ano ba ang tunay na pananampalataya? There is an interesting story. In the shoes company, they dispatched the 2 salesmen to investigate the market situation in Africa. Kaya meron pong isang interesanteng kwento na doon po, meron pong isang kumpanya ng sapatos, magnagpadala sila ng 2 tao upang tignan yung marketing sales doon sa Africa. After they investigated the African market, African shoe market, they reported it. But the report also was quite different. Kaya pagkatapos po nila mag-imbestiga ng kumpanya ng sapatos doon sa Africa, yung kanila pong ulat ay magkaiba. One salesman's report was very negative. When he investigated the African market, no one put on the shoes. Kaya yung iniulat po ng isang lalaki na nag-imbestiga doon ay napaka-negatibo dahil sabi po niya na pagka walang sino man yung nagsusuot, nagsusukat ng sapatos doon. So he thought, how can we sell? No one put on the shoes in this African market. Kaya naman, sinabi po niya, kaya paano tayo makakabenta sa lugar na ito kung walang nagsusuot ng sapatos? So this salesman reported to a company, we cannot sell the shoes in the Africa because there is no one who put on the shoes in this place. Kaya naman, inireport ng lalaki na ito na hindi tayo makakapagbenta ng sapatos dito po sa Africa kasi nga walang sino man sa kanila ang nagsusuot ng sapatos. But other salesman's the report was different and then it was really positive. Ngunit yung inireport naman po ng isang lalaki, ito po ay napaka-positibo. Yeah, he reported it. Yeah, there is no one who is wearing the shoes in this Africa. So, if we persuade them to put on the shoes, this African market will become really great potential market. Kaya naman ang nireport po niya, walang sino man yung nagsusuot ng sapatos sa mga taga-Africa. Kaya naman kapag hinimok natin sila na magsuot ng sapatos, malaki ang potensyal na tayo ay kumita ng malaki. Yeah, think about. Although 2 salesmen, they looked at the same condition of the African market, but their report was different. Kaya pag-isipan niyo po, kahit na isang bagay lamang yung tinignan ng 2 salesman na ito at doon sa tindahan ng sapatos sa Africa, ngunit talagang magkaiba yung kanilang iniulat. 12 spies who searched out the land of Canaan, their report also were different. Although they looked at the same situation in the land of Canaan, but their report also were different. Kahit po yung 12 espiya na pumunta doon sa lupain ng Kanaan, magkaiba po yung kanilang inuulat kahit na iisang bagay lamang yung kanilang tinignan. So we need to think about what is the real faith. If we really trust in God, and if we really have a true faith, we should believe our Lord will help us, and then that we can overcome it. Kaya pag-isipan po natin ng maigi ito kung ano ba ang tunay na pananampalataya. Kung meron tayong tunay na pananampalataya, kung gayon, malalagpasan natin yung anumang klase ng kahirapan. In our Christian life, also we face this kind of the problems. Yung mga kahirapan po na ito, nakaranasan po natin ito sa ating buhay Kristiyano. Some brothers and sisters, they will excuse their own situation. Yung ibang mga brothers and sisters ay idinadahilan po nila yung kanila pong mga sitwasyon. Yeah. Because of this reason, I cannot attend the church. Because of this reason, I cannot join in the fellowship. Dahil sa dahilan na ito, hindi ako makakapunta sa church. Dahil sa kadahilanan na ito, ay hindi ako makakalahok sa fellowship. But what is the real faith? If you have a real faith, although you face some trials and difficulties and hardships, you can overcome it with the faith. Ngunit ano ba ang tunay na pananampalataya? Ang tunay na pananampalataya, kahit na dumanas tayo ng mga kahirapan, problema at siliranin, madadaig natin yung bagay na ito sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. Truly born again Christian, we should not excuse our own reasons. Tayo na mga tunay na born again Christian, dapat ay huwag nating idahilan yung ating mga rason. Yeah, whether the situation is good or bad, it does not matter.
As long as we have a face, we will continue our sincere Christian life. Kahit maganda man ang sitwasyon o hindi man maganda ang sitwasyon, dahil meron tayong pananampalataya, kaya magpapatuloy tayo sa ating buhay Kristiyano. Have you ever heard about the marathon athlete, the Abebe? Narinig niyo na po ba yung tungkol kay Abebe na isang marathon runner? Maybe some the old people, they have heard about the name of the Abebe. Siguro po yung sa mga matatanda, narinig na nila yung pangalang Abebe. Yeah, he got the gold medal in Olympic Games in 1960 and also 1964. Siya po ay nagkamit ng gold prize ng gintong medalya sa takbuhan noon pong 1960 at 1964. Actually, this Abebe, he was the lieutenant in the Ethiopian army. Sa katunayan, ito pong si Abebe, dati po siyang lieutenant doon sa Ethiopian army. Yeah, he was a soldier. Yeah. Opo, isa siyang sundalo. But he was a really good runner. That's why he became the athlete and then he joined in Rome Olympic 1960 and he was able to got the gold medal. Ngunit dahil magaling po siyang tumakbo, kaya naman sumali po siya doon sa Olympics, doon sa Roma noong 1960 at siya po ay nanalo ng gintong medalya. But surprisingly, at the time, he did not put on the shoes. He ran the race barefoot. Ngunit nakakagulat na dahil hindi nung siya ay tumakbo, wala siyang suot na anumang sapatos. Can you imagine how the man can the run without the shoes in the marathon race? More than 42 kilometers. Kaya naisip niyo po ito, paano magagawa ng isang tao na tumakbo sa isang takbuhan na 42 kilometers in layo? Yeah, but he got the gold medal in this race. And then he got the gold medal in the Rome Olympic Games 1960. Opo, pero siya ay nagkamit ng gintong medalya doon sa Roma, pinakakauna-unahang marathon race noong 1960. Yeah, next time, his country Ethiopia prepared the very nice shoes for the next Olympic Games. At nung sumunod na Olympic Games, yung Ethiopia naghanda po ng sapatos para sa kanya. And then it was Tokyo Olympic Games 1964 and he also got a gold medal in the Olympic Games. At ito po ay Tokyo Olympic Games noong 1964 at muli po siya ay nagwagi. And several years later, unfortunately, he got a car accident. At bigla, sa kasamaang palad, siya po ay nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. And he became the paralyzed person, some handicapped person. At pagkatapos, siya ay naging tao na may kapansanan. But he joined in another Olympic game, which is the Paralympic. Ngunit siya po ay muling lumuhok sa isang klase ng Olympic Games, tinatawag po itong Paralympics. And he got another gold medal in the Paralympics. At pagkatapos siya ay muling nagwagi ng gintong medalya sa Paralympics. So think about the life of the Abebe. Whether he was joining the Olympic Games, the Rome Olympic Games without shoes, and the next Olympic game in Tokyo, with the shoes, and after he got an accident, and he joined in the Paralympic, but he got also the gold medal again. Kaya pag-isipan po natin yung sitwasyon ni Abebe, kahit na siya ay tumakbo ng nakapaa doon sa Roma noong 1960, na tumakbo doon sa Tokyo noong 1964 nang mayroon sapatos, at siya ay nagkaroon ng aksidente at muling sumali sa Paralympics, ngunit siya ay palaging nananalo. It is also same. Whether the situation is good or bad, it does not matter. If we really faith, we can overcome it. Kaya ganun din naman po, kahit maganda man ang sitwasyon, masama man ang sitwasyon, kung meron tayong pananampalataya, madadaig natin ito. Yes, Caleb said, let's go up and take possession, for we are able to overcome it. This is the real faith. Opo, ito yung tunay na pananampalataya. Sabi po ni Caleb, ating hakitin at ating kubkubin. Yeah. So, real faith is able to overcome difficulties. Ang tunay na pananampalataya ay makakadaig ng mga kahirapan. The four men who brought the bed of the paralytic person, they believed if they bring the bed of this paralytic person, Jesus will cure him. Yung apat na tao, naniniwala po sila o meron silang pananampalataya na kapag nadala nila higaan, kinahihigaan ng lumpo at nadala sa harap ni Jesus, mapapagaling siya ni Jesus. In our Christian life, we will also face some difficulties and hardships. Sa buhay Kristiyano natin, haharap din naman tayo sa mga kahirapan at sa mga suliranin. Some brothers and sisters, after they get the salvation, they misunderstand. Yung ibang brothers and sisters, pagkatapos po nilang maligtas, nagkaroon sila ng maling akala. I became the born-again Christian. I became the children of God.
So God will take care of me. So everything will be going well. Ako ay naging anak na ng Diyos. Ako ay naborn again na. Kaya naman, ako ay iingatan ng Diyos. Magiging maayos yung aking buhay. Yeah, of course. God is my Father. God is our Father. So He will take care of us. But also, we should know, while we are having a Christian life, there will be some hardships and difficulties. Siyempre po, tayo ay poprotektahan at alagaan ng Diyos, ngunit dapat malaman natin na sa buhay Kristiyano natin, dadanas tayo ng kahirapan at mga pagdurusa. Okay, let's open our Bible, Acts chapter 14, Mga Gawa, chapter 14. Tignan po natin sa Biblia, sa Mga Gawa, chapter 14. Acts chapter 14, verse 22. Gawa, chapter 14, sa verse 22. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya na sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yeah. Strengthening the souls of the disciples. Why? Exhorting them to continue in the faith and saying that we must through many tribulation enter the kingdom of God. Yes, it is really true in nowadays. Kaya sa panahon ngayon, totoo po ito, sabi po dito sa verse 22, na pinapalakas ng mga kaluluwa ng mga alagad, bakit po upang sila ay manatili pa sa pananampalataya at sinasabi na sa pamamagitan ng maraming kapigatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. We shall the experience also a lot of the difficulties in our Christian life. Tayo rin naman po ay dadanas ng maraming kahirapan sa ating buhay Kristiyano. But if we have a faith, we can overcome it. Ngunit kung meron tayong pananampalataya, madadaig natin iyon. If you look at Joshua chapter 6, the when Joshua became the second leader of the Israelites, Moses, after the Moses, God said to the Joshua, be strong and of good courage. Kaya sabi po ng Diyos kay Josue, doon po sa Josue chapter 6, pagkatapos na maging pinuno ng mga Israelita si Josue at pagkatapos na mamatay ni Moses, sabi po ng Diyos sa kanya na ikaw ay magpakatapang at magpakatatag. Why God said to the Joshua? Be strong and good courage. Kaya ano, bakit po sinabi ng Diyos na ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti? Yeah. The God knows there will be a lot of the difficulties and also hardships to lead the Israelites. Alam po ng Diyos na maraming mga kahirapan at mga pagdurusa yung haharapin sa pamumuno niya sa mga Israelita. That's why Joshua, he has to be strong and of good courage. Kaya naman si Josue, kailangan siya ay magpakatapang, kailangan siya ay magpakalakas. But although we face some trials and difficulties, but if we have a real faith, we can overcome it. Kahit na humarap tayo sa maraming pagsubok at mga kahirapan, kung meron tayong pananampalataya, madadaig natin iyon. The Israelite, after the 70 years captivity in the Babylon exile, they returned to the Israel, according to the God's will. Pagkatapos po ng 70 years na pagkabihag doon sa Babylonia, yung mga Israelita, sila po ay bumalik muli sa Israel. First written, the first written read by the Zerubbabel, and then at the time, after they returned to Jerusalem, they rebuild the temple of God first. Yung unang pangkat ng mga nagsibalik mula sa Babylonia, pinapamunuan po ito ni Zerubbabel, at pagdating po nila doon sa Israel, una nilang ginawa ay tinayo ang templo ng Diyos. But they faced a lot of the difficulties to construct the God's temple. Ngunit humarap po sila sa maraming mga kahirapan para itayo ang templo ng Diyos. And it was stopped. At pagkatapos, iyon ay napatigil. But God said, according to the Zechariah chapter 4, okay, let's open the Bible, Zechariah chapter 4. Tignan po natin sa Biblia, sa Zacharias chapter 4. Zechariah chapter 4, verse 7. Zechariah chapter 4,
sa verse 7, pagkatapos po ng aklat ng Haggai. Okay, verse 7, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, ano ka o malaking bundok sa harapan ni Zerubbabel ay magiging kapatagan ka at kanyang inilalagay ang pangunahing bato na may pagsisigawan ng biyaya sa kanya. Yeah. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain, and he shall bring forth the capstone with the shout of grace, grace to it. So, who are you, O great mountains? Yeah, although this great mountain implies the real difficulties. Opo, kahit na yung sinasabi sa talata na ito na malaking bundok, kumakatawan po ito sa mga malalaking mga kahirapan. Yeah, when the Zerubbabel and the Israelite, they were trying to build the temple of God, yeah, they faced a lot of difficulties. Opo, nung muling bumalik si Zerubbabel, kasama po yung mga unang pangkat na mga Israelita, humarap sila sa malaking kahirapan. But although it is the great mountain, but before Zerubbabel, you shall become a plain. It means that all the problems will be settled down. Ngunit sabi po, kahit na yung malaking bundok sa harapan ni Zerubbabel, ito ay magiging kapatagan. Ibig sabihin, kahit na may kahirapan, magiging maayos ang lahat. So, number one, if we have a real faith, although we face some trials and difficulties, we can overcome it. Kaya pinakauna, kung mayroon tayong totoong tunay na pananampalataya, kahit na mayroong kahirapan at mga pagsubok, madadaig natin ito. Okay, let's go back to Mark chapter 2. Muli po nating balikan ang Marcos chapter 2. Mark chapter 2, verse 4. Marcos chapter 2, sa verse 4. Babasahin ko po. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanya kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaan ng kinahihigaan ng lumpo. So, they were trying to move the bed of the paralytic person, but because of the crowd, they were not able to enter in the door. Kaya dahil po gusto nilang buhatin yung higaan ng lumpo, dahil sa dami po ng tao, hindi po nila magawang makapasok. That's why they went up to the rooftop and then they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on the feet on which the paralytic lying. Kaya umakyat po sila doon sa bubungan, binutas yung lugar kung saan yung kinaroroonan ni Jesus at ibinaba nila yung higaan na kinahihigaan ng lumpo. The second faith, what we are going to think about, that is the faith not to give up until the end. At yung pangalawang klase ng pananampalataya na dapat po nating pag-isipan, ang pananampalataya na hindi sumusuko. So these four men who carried this the bed of the paralytic person, they had a true faith. If they bring this the paralytic person in front of Jesus, Jesus will make him the get well. Yung apat na tao po na ito, meron po silang tunay na pananampalataya at naniniwala sila na sa oras na madala nila yung lumpo sa harap ni Jesus, siya ay gagaling. If they didn't have a true faith, maybe they would give up. Kung sila po ay walang tunay na pananampalataya, marahil sila ay susuko. But they had a faith. And then, they really believed. Ngunit meron silang tunay na pananampalataya at sila po ay naniniwala. And important things, they did not give up until the end. At isa pa pong mahalagang bagay, hindi sila sumuko hanggang sa huli. Yeah, you know, Christian life, it is also same. Who will get the reward and glory when they stand before the Lord? Kaya ganun din naman po sa atin, sino po ba yung tatanggap ng kalawalatian at gantimpala sa pagtayo niya sa harap ng Panginoon? Many brothers and sisters, when they get the salvation at the first time, it seems they are very happy. Pagkatapos na yung mga brothers and sisters na magkaroon sila ng kaligtasan ng unang beses, tila ba sila ay labis na masaya. But while they having some Christian life, they may face some trials and difficulties. And some of the Christians, they give up. At habang sila po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, makakaranas sila ng mga kahirapan at mga pagdarusa, at dahil po sa mga bagay na ito, sila ay susuko. Yeah, for example, they stop attending to the church. Okay naman po, halimbawa, sila ay titigil sa pagdalo sa church. Or they left the church. Okay naman, ay aalis sila sa church. So, in the case,
how they can keep their faith. At kung magkagayon, paano po nila maiingatan ang kanilang pananampalataya? In the marathon race, the runner who really finished the race, he shall receive the glory. Sa takbuhan o sa isang marathon race, kung sino po yung hindi susuko, siya yung tatanggap ng gantimpala. If he give up in the middle of the race, maybe he cannot receive any glory. Kung sino po yung titigil doon sa kalagitnaan ng takbuhan, siya po hindi tatanggap ng kalawalhatian. It is also same in the race of our faith. Well, we must finish this race successfully. And then when we stand before the Lord, we shall receive the reward and glory. Kaya ganun din naman po sa atin yung takbuhin ng ating pananampalataya na kapag hindi tayo sumuko at nagpatuloy tayo hanggang sa huli, sa pagtayo natin sa harap ng Panginoon, tatanggap tayo ng gantimpala at ng kalawalhatian. When we try to evangelize some people, maybe you may face some difficulties or persecution. Siguro kapag kayo ay nag-evangelize ng mga ibang mga tao, haharap kayo sa mga pagsubok at kahirapan. So, you'd like to give up. Kaya gusto mo nang sumuko. Yeah, but to give up is very easy. Ngunit, yung pagsuko ay napakadali lamang. But, if you continue to evangelize your lovely family members, although it is difficult, but someday, there will be really true happiness. Kahit na mayroong kahirapan dahil ini-evangelize mo yung iyong mga kapamilya at mga taong mahal sa buhay, ngunit kapag sila ay naligtas, mayroong tunay na kasiyahan. God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. It means God never give up. But in our side, when we face some trials and difficulties, we wanted to give up. Ibig sabihin, para sa Diyos ay hindi siya sumusuko, ngunit para sa atin, kapag humarap tayo sa mga pagsubok at kahirapan, madali sa atin na sumuko. Long time ago, when I was staying in the Naga Church, at the time, with the Deaconess Josie, we conducted Bible seminar in the Ligao. Matagal na panahon na po yung lumilipas, habang ako po ay nandoon sa Ligao, nagsagawa po kami ng Bible seminar doon sa Ligao kasama po si Deaconess Josie. Because she had some of the relatives in the Ligao. Dahil meron po siya mga kapamilya doon po sa Ligao. After we conducted the Bible seminar, we do not know how many people are really saved. At bago po kami nagsagawa ng Bible seminar o pagkatapos, hindi po namin alam kung ilan ba talaga yung naligtas. But anyway, we decided to continue the Bible study on every Saturday. Ngunit gayunpaman, ipinagpatuloy po namin ang pagkakaroon ng Bible study tuwing Sabado. From Naga Church to Ligao, it takes around 2 hours. Mula po sa Naga patungo doon sa Ligao, umaabot po ito ng 2 oras. So every Saturday, we visited the Ligao in order to conduct the Bible study. Kaya naman po, para lamang makapag-conduct ng Bible study doon sa Ligao tuwing Sabado, kailangan naming pumunta doon. But when we arrive at the Ligao, at the place, there is no one. Nobody was waiting. Nobody was waiting there. Ngunit pagdating po namin doon sa Ligao, sa lugar na iyon, walang tao, walang sino man yung naghihintay sa amin. So, our younger group brothers and sisters, they visit the house to house and then call them. And from that time, they gathered one by one. Kaya naman, yung ginawa po ng ating mga brothers and sisters na young adult, pinuntahan sila sa kanilang bahay-bahay at tinawag sila at sila ay tinipon na pagkatapos doon kami nakapagsimula ng Bible study. So, at the first time, maybe less than the 10, only few members, they gathered. Kaya nung una po, nasa less than 10 katao yung nagtitipon. And at the first time, they are very weak. At pagkatapos nung una, sila ay napakahina. Sometimes, I also thought, should I continue the evangelism in this area? Minsan din po, iniisip ko sa aking isipan, dapat pa bang ituloy yung Bible study dito sa lugar na ito? Because the members, they don't have any zeal for God. Kasi yung mga members, wala silang sigasig para sa Diyos. Yeah, sometimes I also would like to give up. Kaya minsan, gusto ko din na sumuko na. But I thought it is not God's will. Ngunit inisip ko na hindi ito yung kalooban ng Diyos. Although there were some difficulties, we continued the ministry in their area. Kahit na mayroong kahirapan, ngunit ipinagpatuloy namin yung paglilingkod doon sa lugar na iyon. So as a result, now, Ligao Church, so many low source, they were saved, and then already it became the
more than 200 members. Kaya sa ngayon po yung bilang resulta, nasa 2 katao yung naging mga church members doon sa Ligaw at maraming mga Ligaw na kaluluwa yung naligtas. What will happen if I give up at that time? Kaya anong mangyayari kung ako ay sumuko nung panahon na iyon? Maybe the ministry would not be successful. Siguro po yung ministeryo ay hindi magiging matagumpay. Yeah, it is also same. In order to evangelize the low souls, it is very easy to give up. Kaya ganun din naman po ang makapagligtas ng ligaw na kaluluwa ay napakahirap, kaya naman napakadali na sumuko. But if you never give up until the end, finally, you will get the fruits. Kaya kung hindi ka susuko hanggang sa huli, ikaw ay magkakaroon ng bunga. So we must know why our Lord Jesus Christ came to this world. Kaya dapat malaman po natin kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay dumating sa mundo na ito. Yeah, Jesus Christ came to this world to save the lost souls. Si Hesukristo dumating siya sa mundo na ito upang iligtas ang mga ligaw na kaluluwa. Let's open our Bible, Luke chapter 4. Tignan po natin sa Lucas chapter 4. Verse 18, 19. Simula po sa verse 18 hanggang 19. Lucas chapter 4, verse 18, 19. Lucas chapter 4, simula po verse 18 hanggang 19. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naaapi upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Yes, Jesus Christ, He came to this world to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim the liberty to the captivities and recovery of sight of the blind, to set at liberty those who are oppressed. Yes, this reason, because of this reason, Jesus Christ came to this world. Opo, dahil po sa dahilan na ito, si Hesukristo, siya po ay dumating sa mundo na ito upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha, sinugo siya upang ipahayag ang paglaya ng mga bihag, ang pagkakaroon ng paningin ng mga bulag, upang palayain ang mga naaapi. Also, we need to think about what is the real purpose of our life. Kaya sa atin, kailangan niya pag-isipan din natin ano ba yung tunay na layunin ng ating buhay. After we get salvation, why we are still living in this world? Pagkatapos nating maligtas, bakit nabubuhay pa rin tayo sa mundo na ito? Because there is an important work what we should do as a born again Christian. Dahil meron pong mahalagang gawain na kailangan gawin bilang mga born again Christian. God really wants to achieve His goal through the truly born again Christians. Nais ng Diyos na gawin kamtin yung kanyang mithiin sa pamamagitan ng kanyang mga tunay na born again Christian. So as a born again Christian, though we should not forget what is the real purpose of our life? Kaya bilang mga tunay na born again Christian, huwag natin kalimutan ang tunay na layunin ng ating buhay. Luke chapter 4, verse 43 and 44. Sa Lucas chapter 4, simula po verse 43 hanggang 44. Luke chapter 4, verse 43 and 44. Sa Lucas chapter 4, simula po verse 43 hanggang 44. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit sinabi niya sa kanila, kailangan ko rin ipangaral sa ibang bayan ng magandang balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat ako ay sinugo para sa layuning ito, kaya siya'y patuloy na nangaral sa mga sinagoga ng Judea. Yeah, I must preach the kingdom of God to other cities also. Because of this purpose, I have been sent. Yes, Jesus said, Jesus Christ came to this world to preach the gospel to the lost souls. Opo, si Hesukristo, dumating po siya sa mundo na ito upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Yeah. According to Matthew chapter 18, verse 14, even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Kaya sabi po doon sa Mateo chapter 18, verse 4, na hindi kalooban ng Diyos na ang sinuman ay mawala sa inyo.
Yes, it is not the God's will, even the one, the souls, to be lost. Opo, hindi po kalooban ng Diyos na kahit ng isang ligaw na kaluluwa ay mawala. As you know well, from this Tuesday, we are going to conduct our first Grand Bible Seminar in this year. Gaya po ng inyong alam, sa pinakakauna-unahang Grand Bible Seminar po natin, ay gagawin po natin sa taon na ito. I believe that all of our brothers and sisters already are praying for this Bible Seminar. Ako po ay naniniwala na yung mga brothers and sisters ay pinapanalangin na po yung para sa Bible Seminar natin. Yeah, this is a good chance to evangelize your family members and friends and neighbors. Kaya isa po itong magandang pagkakataon upang ma-evangelize yung inyong kapamilya, kapitbahay at kaibigan. Yeah, if they attend this Bible Seminar, yeah, they will have a chance to listen to the Bible Seminar, and also they will come to know what is the real truth. Kapag sila po ay dumalo sa Bible Seminar na ito, magkakaroon sila ng pagkakataon na makapakinig ng Bible Seminar, salita ng Diyos, at mauunawaan po nila ang katotohanan. As a born-again Christian, we know their destiny. Bilang mga born-again Christian, alam natin yung kanilang tadhana. If they are not really saved, they shall be perished. Kung sila po ay hindi maliligtas, sila po ay mapapahamak. Yeah. Truly born again Christian, we know this truth. That's why we must preach the gospel. Tayo ng mga tunay na born again Christian, alam natin yung katotohanan na ito, kaya kailangan nating ipangaral ang ebanghelyo. For example, somebody is dying. But if you don't have a mind to help him, I think that's not the right. Halimbawa, mayroong isang tao na malapit ng mamatay, ngunit kung wala kang isip na tulungan siya, marahil hindi po ito tama. If you have an ability to help him, yeah, you should help. Kaya kung meron kang abilidad na tulungan siya, opo, dapat mo siyang tulungan. Proverbs chapter 24. Kawikaan, chapter 24. Proverbs Kawikaan, chapter 24, verse 11. Kawikaan, chapter 24, sa verse 11. Verse 11 and verse 12. Simula po sa verse 11 hanggang 12. Proverbs chapter 24, verse 11, verse 12. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao, ayon sa gawa niya, ay hindi ba niya gagantihan? Yeah. So, you have a son, and then your son is drowning in the river. Your son is drowning to death in the river. But now you have another appointment with your important customer or a client. So what will you do first? Meron kang isang anak na nalunod, lumangoy at nalunod doon sa ilog, at ngunit sa kasamang palad, meron kang appointment na kailangan mong puntahan para doon sa iyong customer. Kaya anong pipiliin mo? Yeah, if you really love your son, you will do your best to save your son first. Kaya kung talagang minamahal mo ang iyong anak, uunahin mo munang iligtas ang iyong anak. Yeah. In our Christian life, it is also same. If you love your own family members or your relatives, friends, yeah, you will try to evangelize them. Kaya ganun din naman po sa atin, kung talagang minamahal mo yung iyong mga kaibigan, ang iyong mga miyembro ng iyong pamilya, ililigtas mo sila. So, we must know as a born-again Christian, we have a responsibility to preach the gospel. Kaya dapat ay malaman po natin na sa atin ng mga born-again Christian, meron tayong responsibilidad na ipangaral ang ebanghelyo. 1 Corinthians chapter 9. Tignan po natin 1 Corinto chapter 9. Verse 16, Unang Korinto, chapter 9, sa verse 16.
Unang Korinto, 1 Corinthians chapter 1, chapter 9, verse 16. Basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, sapagkat kung ipangangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong dahilan upang magmalaki, sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. So, Apostle Paul, he knew the preaching the gospel, how much is it important. Si Apostle Pablo, nalalaman po niya kung gaano kahalaga na ipangaral ang ebanghelyo. Yeah, he said, woe is me if I do not preach the gospel. Opo, ito po yung sinabi niya, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Because if according to the Ezekiel chapter 3, in the one city there is the watchman who has a responsibility to blow the trumpet when the enemy invade. Kaya meron po doon kwento doon sa Ezekiel chapter 3 na kung saan meron pong isang bantay na nagbabantay sa isang bayan na nakita po niya na mayroong mga kaaway na lulusob doon sa bayan. Yeah, what is the responsibility of the watchman? He must blow the trumpet when he look at the enemy, the invade. Ano ba yung responsibilidad ng bantay na kapag mayroong paparating sasalakay ng mga kaaway, dapat hipan niya yung trumpeta? But this watchman was very lazy and neglect. So, he was sleeping. So, when the enemy invade, he did not blow the trumpet. Ngunit ito pong bantay na ito, siya ay pabaya at siya ay tamad, kaya naman siya po ay nakatulog at hindi niya hinipan yung trumpeta. That's why the people in the city were destroyed by the enemy. Kaya naman po nawasak ng kaaway itong bayan na ito. At the time, God said, I will require the blood from your hands. I require their blood from your hands. Kaya sinabi po ng Diyos na hihingin ng Diyos ang dugo ng mga tao na ito sa iyong kamay. For example, you didn't preach the gospel. You didn't evangelize your family members. That's why your family members are destroyed. It means you also have a responsibility. Kaya halimbawa, kapag meron kang mga kapamilya at hindi mo sila in-evangelize, at pagkatapos sila ay nawasak, kung gayon, ito po ay iyong responsibilidad. Yeah. Apostle Paul said, woe is me if I don't preach the gospel. Sabi po ni Apostle Pablo, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. According to the 2 Timothy chapter 4, before Apostle Paul, he died, he left the last message to the Timothy. Sabi po ni Apostle Pablo doon sa 2 Timoteo chapter 4, bago po siya mamatay, meron po siyang iniwan na pinakahuling mensahe. Yeah, preach the word. Be ready in season and out of season. Sabi po doon na ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. This is the commandment from our Lord Jesus Christ also, right? Yeah. Preach the word in season and out of season. Isa rin naman po itong utos mula po sa ating Panginoong Hesus Kristo na mangaral ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Yeah. In season and out of season. It means you must preach the gospel always. Ibig sabihin po ng sa kapanahunan at sa di kapanahunan, kailangan ay lagi mong ipangaral ang ebanghelyo. Yeah, whether it is good situation or bad situation, it does not matter. We should do our best to preach the gospel. Nasa magandang sitwasyon o masamang sitwasyon, hindi na po ito mahalaga. Dapat nating ipangaral ang ebanghelyo. Okay. So, in order to evangelize the low source, we should not give up. Kaya para maligtas natin yung mga ligaw na kaluluwa, kailangan huwag tayong sumuko. There is a good example. According to the Luke chapter 18, the verse 1, there is the story of the unjust, the dirty, and the poor widow. Doon po sa Lucas chapter 18, meron pong isang kwento ng isang hukom na di matuwid at ng isang babaeng balo. This woman, she wanted to solve her problem. Ito pong babaeng balo, gusto niya na masolusyunan yung kanyang problema. At the first time she asked the help from the unjust, the judge, he just disregarded it. He did not listen. Noong una po na humingi siya ng tulong doon po sa hukom na hindi matuwid, noong una siya po ay binabaliwala ng hukom na ito. But what happened? She came to the unjust judge every day, araw-araw.
Ngunit ano po yung nangyari? Araw-araw ay pumupunta doon sa hukom itong babaeng balo na ito. That's why finally this Gergi, he heard and then solved her problem. Kaya naman sa huli itong hukom na hindi matuwid, pinakinggan niya yung babae at sinolusyunan yung kanyang problema. How she was able to solve her problem? Because she never give up. Kaya paano po niya nagawa na masolusyunan yung kanyang problema dahil hindi siya sumuko? It is also same. According to the Matthew chapter 15, there is another story. One, the woman came to the Jesus and then she asked the help because her daughter was severely the demon possessed. Kaya meron din naman pong kaparehas na kwento doon po sa Mateo chapter 15 na kung saan meron pong isang babaeng balo na humingi ng tulong kay Jesus dahil po yung kanyang anak na babae ay sinasapian ng demonyo. At the time, in order to test her faith, Jesus said, "It's not good to take the children's bread and throw it to the little dogs." At nung sandali na ito, upang masubok siya, sinabi po ni Jesus, hindi nararapat na kunin ang pagkain ng mga anak at itapon sa mga aso. How much the humiliating word, huh? You are like a dog, right? It is not good to throw the bread, children's bread, to the little dogs. So, Gentile woman, this Canaan woman was compared to the dogs. Kaya gaano po pagmamaliit yung mga salita na ito? Siya po isang itinulad sa isang aso. But in this the humiliating word, this woman did not give up. Pero sa kabila po ng mga salita na ito, itong babaeng balo, hindi po siya sumuko. She answered, "Yes, Lord. Yet even the little dogs eat crumbs." From the master's table. Opo, sabi ng babae na ito, "Opo, Panginoon, ngunit kahit yung mga aso ay kumakain ng mumo na nagmumula sa pagkain ng anak." Yes, this is the true faith. Opo, ito po yung tunay na pananampalataya. That's why Jesus also praised her, "O woman, great is your faith." Kaya naman po, pinuri po siya ni Jesus, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya." If we give up easily whenever we face some trials and difficulties, we cannot achieve anything. Minsan kapag humaharap tayo sa mga kahirapan at mga pagsubok at sumusuko tayo, wala tayong nakarating. Number two, those who have a real faith, they shall never give up until the end. At pangalawang pananampalataya, isang klaseng pananampalataya na hindi sumusuko hanggang sa huli. Okay, let's go back to Mark chapter 2. Balikan po natin ang Marcos chapter 2. Verse 4 and 5 again, babasahin ko po. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa kakamihan ng tao, kanyang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Yeah. Here, verse 5, when Jesus saw their faith, this is the faith of the four men who carried the bed of the paralytic person and also the faith of the paralytic person included. Kaya sabi po dito, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ibig sabihin, yung pananampalataya ng apat na taong nagbuhat at maging yung pananampalataya ng lumpo. So what is this faith? These four men, in order to carry this the bed of the paralytic person, they cooperate to one another. Kaya ano po ang pananampalataya ito? Yung pananampalataya ng apat na tao na ito, ito po yung pananampalataya na nagtutulungan. Merong iisang isip. When we preach the gospel, all the brothers and sisters, we should have one mind and we should cooperate one another. Kapag ipinapangaral natin yung ebanghelyo, yung lahat ng mga brothers and sisters, dapat tayong lahat ay magtulungan at magkaroon ng iisang isip. Although pastor preached the true gospel by himself, but if other brothers and sisters, they don't help, then we cannot save the lost souls. Kahit na yung pastor ay nangangaral ng tunay na ebanghelyo, ngunit hindi tumutulong yung ibang mga brothers and sisters, kung gayon, wala pong sino man yung maliligtas. According to Romans chapter 8, verse 28, we know that all things work together for good. Yes, work together. Sabi nga po doon sa Roma chapter 8 sa may verse 28, nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya. Yes, we are working together for good. The good things. What is the really good things? To save the lost souls. Opo, ano po yung mga mabubuting bagay na ito? Ito po yung pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa.
So, Apostle Paul compared the born again Christian, every the born again Christian, to each members of the body. Bawat mga born again Christian, sila po ay naikumpara sa iba't ibang parte ng bahagi ng katawan. In our body, there are different members, right? The hand, and the eyes, nose, mouth, and the feet. So, it has different roles. Yung katawan po natin, di ba, meron po itong iba't ibang klase ng bahagi. Meron po itong ilong, mata, ulo, buhok, kamay, at mga daliri. In the church also, same. There are different position and different role. Kaya maging sa loob din naman po ng iglesia, iba-iba po yung posisyon, iba't iba yung gampanin. Yeah. Choir members, they will praise the Lord to prepare the heart of the people. Yung mga choir members, sila ay aawit para sa Panginoon upang ihanda yung puso ng mga nakikinig. And the women's group, they need to cook the meals for the brothers and sisters and then invitees. At yung mga women's group, sila ay maghahanda ng pagkain para sa mga brothers and sisters at sa mga naimbitahan. Yeah, yung other group, brothers and sisters, after they finish the Bible seminar also, they need to clean the church. At yung mga young adult brothers and sisters, pagkatapos na magsagawa ng Bible seminar, lilinisin nila ang church. Yeah, and also the men's group, they welcome the attendees and also they need to check all the situation. At kailangan yung mga men's group, i-check nila yung lahat ng mga sitwasyon at kailangan na i-welcome nila yung lahat ng mga dumalo. Yeah, like this, when the brothers and sisters cooperate one another, yeah, we can achieve the will of God through the church. Kagaya po nito, kapag kayong lahat ng mga brothers and sisters ay nagtulungan, sa pamamagitan po ng pagtutulungan, magagawa natin yung kalooban ng Diyos. Yeah, we should have one mind. Dapat meron tayong iisang isip. 1 Corinthians chapter 1. Unang Korinto, chapter 1. First Corinthians chapter 1 verse 10. Unang Korinto chapter 1 sa verse 10. Okay. Babasahin ko po. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Yeah, in the same you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Yeah, in the same mind. We should have one mind. Kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang, iisang isip lamang. And this, the four men who carried the bed of the paralytic person, yeah, they are willing to devote themselves to move the bed. At ito po mga apat na lalaki na ito, meron po silang kusang loob na puso upang buhatin yung higaan ng lumpo. Yeah, think about to carry the bed of the paralytic person. It was not easy to move the bed on the top of the roof. Kaya pag-isipan po natin upang buhatin yung higaan ng lumpo at dalhin ito doon sa bubungan. For example, the one man who is carrying the bed, he thought, oh, it is very heavy. So, I don't want to join. If he stopped, maybe they cannot carry this bed to the top of the roof. Halimbawa po, yung isa sa apat na ito, naisip po niya, napakahirap gawin nito, hindi natin ito kakayanin, at siya ay sumuko. Kung gayon, hindi po nila magagawa na may akyat yung higaan na yun sa bubungan. But these four men, they had a passion to bring this the paralytic person in front of Jesus. They had a very strong passion. That's why, although there was some difficulties, they are willing to devote themselves. They are willing to sacrifice themselves. Ngunit ito pong apat na lalaki na ito, meron po silang alab ng damdamin, kaya naman, kahit na sa kabila ng mga kahirapan, meron po silang kusang loob at kusang loob na magsakripisyo para dalhin yung lumpo na ito sa harap ni Jesus. For the evangelism, if we don't sacrifice ourselves, we cannot evangelize the lost souls. Para sa evangelism, kung wala tayong pag-iisip na magsakripisyo, hindi po natin magagawang makapagligtas ng ligaw ng kaluluwa. For example, among the family members, the wife,
she got a salvation first. Halimbawa, sa isang pamilya, yung asawang babae, siya yung unang naligtas. After she got a salvation, in order to evangelize her family members, what she does do first? Pagkatapos niyang maligtas, at yung ibang miyembro ng pamilya ay hindi paligtas, ano yung kailangan niyang unang gawin? She need to sacrifice herself to evangelize her family members. Dapat niyang isakripisyo yung kanyang sarili para ma-evangelize si ibang miyembro ng pamilya. Yeah. And then, other family members, they will also attend the Bible seminar. At pagkatapos, si ibang miyembro ng pamilya, sila rin naman po ay dadalo sa Bible seminar. Here, among our the Manila Central Church brothers and sisters, also same. When we sacrifice ourselves, we can evangelize the low source. Kaya ganun din naman po sa atin dito sa Manila Central Church, sa mga brothers and sisters, kapag tayo ay higit na nagsakripisyo, magagawa nating makapagligtas ng maraming ligaw na kaluluwa. John chapter 12, Juan, verse 24. Sa John chapter 12, sa verse 24, John chapter 12, verse 24. Sa John chapter 12, sa verse 24. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa, ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. Yeah, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Yeah. So, when the one wheat that dies, it will produce much grain. Kaya kapag yung isang butil ng trigo ay namatay, ito ay higit na nagbubunga ng marami. It means, the when the Jesus Christ sacrificed, the many low souls, they were able to be saved. Kaya naman, kapag mas marami yung nagsasakripisyo, mas maraming tao yung maliligtas. Yeah. Also, same, when we sacrifice ourselves, we can also evangelize many low souls. Kaya ganyan din naman po sa atin, kapag isinasakripisyo natin yung ating sarili, makakapagligtas tayo ng maraming ligaw na kaluluwa. So these four men, yeah, they are willing to sacrifice themselves. That's why they were able to bring this the bed of the paralytic person in front of Jesus. And then Jesus saw their faith. Itong apat na lalaki na ito, meron pa silang kusang loob na isakripisyo yung kanilang sarili upang dalhin yung lumpo sa harap ni Jesus at nakita po ni Jesus yung kanilang pananampalataya. So today, through this Luke chapter 2, we learned about the faith, to what we need. Kaya ngayon po, mula po dito sa mga talata na ito, napag-aralan po natin kung anong pananampalataya ang ating kinakailangan. Yeah, we thought about three kinds of the faith. Number one, the faith to overcome the various difficulties. Kaya pinakaunang pananampalataya na ating napag-aralan, pananampalataya na dumadaig ng mga suliranin at kahirapan. And number two, the faith not to give up until the end. At pangalawa, pananampalataya na hindi sumusuko hanggang sa huli. And number three, the faith what the Lord wants from us. At pangatlo, pananampalataya na ninanais ng Diyos mula sa atin. Yeah, I really pray our Manila Central Church brothers and sisters will have this faith. Ako po'y nananalangin na yung atin pong mga brothers and sisters ng Manila Central Church ay magkakaroon ng ganitong klase ng pananampalataya. Yeah, especially for this coming Grand Bible Seminar from this Tuesday. Yeah. We should cooperate to one another in order to evangelize many low souls. Lalo na po sa paparating po nating Grand Bible Seminar na magsisimula sa Martes, kailangan tayo po yung magkaisa upang makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Yeah. If you invite the one brother, the one newcomers, one brother and one sister, the newcomers, maybe so many low souls will attend this Bible Seminar. Kapag yung isang brother o isang sister, sila ay magdala ng isang baguhan, kung gayon, marami pong mga baguhan yung dadalo. So please pray for this coming the Grand Bible Seminar and also please do your best to evangelize many low souls. Kaya ipanalangin po natin yung papakating po nating Grand Bible Seminar at gawin po natin yung ating makakaya para makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin.
Holy and gracious, our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mapagpala naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin na kami po ay makapakinig ng iyong salita. Today, we learned about three kind of the faith according to the Mark chapter 2. Ngayon po ay napag-aralan po namin yung tatlong klase ng pananampalataya ayon po sa Marcos chapter 2. Let us do our best to evangelize many lost souls for this grand Bible seminar. Nawa po, magawa po namin yung lahat ng aming makakaya upang makapag-evangelize po kami ng mga ligaw na kaluluwa sa pamamagitan po ng grand Bible seminar. Yeah, let us cooperate to one another in order to evangelize many lost souls. Nawa po, kaming lahat ay magtulungan nang sa gayon magawa namin makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa. Today also, from this evening, that we are going to have a leaders retreat in the retreat center. At ngayon din po magsisimula po kami na magkakaroon ng leaders retreat doon po sa retreat center. Yeah, please help us and guide us, and please give more wisdom and strength to the older leaders. Pakiusap, tulungan mo po kami at bigyan mo po kami ng kalakasan para po doon sa lahat ng mga leaders. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.